dito nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Marami rin tayo mabibigay na mga trabaho. Makakabangon po tayo. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya bigyan ng serbisyo. Makulong talaga sa kanya. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are great. Ang kusahamang kamay. Sa lahat ng pagkakataon, mandito tayo para sa ating mga kapamilya. Ang Iisamer Radio. Balita ngayon! Kapamilya, pumalo na sa 17,220 ang naitalang mga bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Sa datos ng Department of Health, umabot na sa 56,561 ang mga aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Umakyat naman sa 2,888,917 ang mga nakarecover sa sakit matapos madagdagan ng 616 na gumaling ngayong araw, habang 81 ang nadagdag sa mga namatay para sa kabuuang 51,743 COVID deaths. Naka-isolate na si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat matapos ma-expose sa isang individual na may COVID-19. Ayon sa Kalihim, nakumpleto na niya ang bakuna laban sa COVID-19 at tumanggap na rin siya ng booster shot. Sinabi ni Puyat na tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho sa bahay hanggang sa mabigyan siya ng medical clearance ng 10 araw mula nang siya ay ma-expose sa negatibo na nagpositibo sa COVID. Kasabay nito, pinaalalahan na naman ng Kalihim ang publiko na magpabakuna na at samantalahin ang booster shot hangga't maaga pa para na rin sa proteksyon ng iba. Importante din anya na patuloy na sundin ang minimum health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask, palaging paghuhugas ng kamay at physical distancing. Para sa iba pang maiinit na balita, manatiling nakatutok sa Teleradyo at sa aming Facebook, Twitter at website. Ako po, si Nikki De Guzman. Balita ngayon! Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Pasada starts right now! Just like that, binibining Rica, alam mo ba na pang-anim na araw na ng 2022? Ngayon, ay, talaga? Oo. At alam mo ba, partner, na 17,000 ngayon ang kaso natin. Ano na? Abay, Panginoon diba? Ko, ano ba nangyari? Teka, sa kahapon ba eh, ilan? 10,000. 10,775. Ngayon, 17. Ano na talagang, di ba? Ito na yung so, gravity. So gravity the situation. Oo, but this is in all seriousness. Mm-hmm. This is very, alarming. Kasi kanina narinig ko yung news ni Nikki. Abay, pati si Secretary Ganda pala, naka-isolate ngayon. Oo, si Sec Berna. Oo. Tapos may mga kaibigan ako na nag-message sa akin na sila din daw ay naka-isolate dahil meron daw sila daw ay direct contact ng isang nag-positive. So it's very however much we want to say relax lang, chill lang. Pero ang dami na talaga at saka yung sinasabi nga ni Rica na from 10,000 kahapon lang abay ngayon 17,220. Oh, Jesus Mario Joseph, alam mo ba kung ilan porsyento yon? 62% ang itinaas. From the 10,000? From the 10,000, oo. Kasi kapag sinabi mong 100%, that would mean we should be at 20,000, 21,000 plus now. Pero since nasa 17,000 tayo, that 62%, by the way,
yung binanggit kanina ni Nikki, ano, ah, yung active cases natin today, Rica, is 56,568. Galing po tayo sa 39,974 kahapon. That, my friend, is 70% increase. Oh, grabe. Grabe na when we look at the numbers, partner. Lagi din natin tinitignan yung cases ng ibang bansa, di ba? Alam mo ba, partner, na ang US nag-set na naman ng world record for cases dahil ngayong araw na ito, 716,714 ang new cases nila. Aba, di ba nag 1 million na sila? Yun ang nakita ko ngayon Diba? Kaya sumisipa na naman, bumabalik na naman yung pagtaas-taas ng number of cases nila. Pumalo na 1 million, bumaba ngayon 700,000. Ano na naman? Are we gonna be seeing another 1 million numbers on a daily basis? Partner, yung tinitingnan natin ngayon is that global scale na kasi itong pandemya, di ba? At wala tayong nakikita na any numbers na nagbibigay sa atin ng at least tayo papano. I hope na bababa, bumababa o nakokontrol itong Omicron variant na ito. Wala. Di ba? We're all seeing record numbers. Meron yung expression na pity party. Diba, yung itong lahat parang kinakaawa ng sarili, etc. Ito, wag naman sanang magkaroon ng panic party. Kasi mukhang yon ang nararamdaman ng marami kung ang pagtaas yung tinatawag na exponential. Lagi nating sinasabi yung exponential. Ano ba ibig sabihin nun? Siyempre, ang ginawa ko, ginugil ko, do. Parang backing. Oo, nakita ko sa ating Wikipedia. Bakit? Mag-Wikipedia? Edit ng lahat. Ito yung Wikipedia ng mga lasinggero, Wikipedia. Wikipedia. Ito po yung ano, sabi, ang exponential daw, ang ibig sabihin, an extremely rapid increase. Ayan. At saka, it also means becoming more and more rapid. So, kagaya ng pagtaas ng mga daily cases natin, ano po? Ang root word po niyan ay exponent. Exponent, kaya exponential. Ang exponent po is a quantity representing the power to which a given number is to be raised. For instance, 2 to the power of 3 or 2 cubed. Yun yata ang naalala ko pa yung aking mathematics and geometry. 2 to the power of 3 means 2 times 2 times 2. So 2 times 2 is 4. 4 times 2 is 8. So from 2, bigla na lang siyang naging 8 kinabukasan. Mm-hmm. Yung po ang exponential. So masyadong matindi ang mabilis ang pagtaas ng ating mga kaso, and we're not even very near, no, or even near with yung mga matitinding mga kaso ng malalaking bansa, including Europe. Pero ito yung masakit, Rica. Abay, nakasama tayo dun sa mga banned flights sa Hong Kong. Ay, oo nga. Kaya yung OFWs natin, partner, apektado na naman. Ay, oo nga, no. Oo nga, no. Yung Hong Kong po for 2 weeks, no, starting January 8, banned na po ang flight. So, meron pang pagkakataon, actually. Mula sa Australia, Canada, France, India, Pakistan, UK, US, and the Philippines. Banned po ang mga flights entering Hong Kong mula doon sa mga bansa na yun, January 8 to January 21. So, yun ang malungkot. Pati Macau. Alam mo ba ang Macau pala? No? So, ang Macau, mas matindi. Any flight. Any flight aside from China, banned muna. Because nakadiskubre sila, Rica, ng pamilya, 4 na miyembro ng pamilya
na merong Delta variant. Apat lang eh. Pero ito yung kasi pinanggagalingan nila eh. 16 na buwan na sila na virus free. Tapos makakapasok apat agad. Apat agad. Oo. Ito ginawa nila na sana mangyari sa atin. Kaya lang napakarami natin. Compulsory COVID-19 testing for all the Macau residents. Eh kaya lang 680,000 lang ang residents sa Macau. Official residents. Oo, 680,000 tests. At yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, Rica. Dahil yung testing ang siyang gumugulo at yumayanig sa Estados Unidos ngayon. Hindi na daw malaman kung paano magpapatest. Nararamdaman na natin yan dito sa ating National Capital Region, di ba? Mm-hmm. Ang daming pumupunta para magpatest. Bakit? Because may nararamdaman sila. Ang problema, hindi mo nga alam kung, syempre kakabahan ka kung inuubo ka o bigla ka sinisipon, di ba? O medyo feverish ka o may sinat ka. Gusto mo magpatest para sigurado. Because everybody, pati yung mga kasama ko sa pila kanina, Rica, sa Piñahan Elementary School. Mm. Ay, nakapagpa-booster ka na? Oo. Congratulations! Congratulations, partner. Talagang mm-hmm. Chinyaga namin nung aking butihing may bahay dahil ang maraming mga takeaways, no, mga lessons at mamaya mm-hmm. pag-uusapan natin 'yan, pero mm-hmm. Gusto ko lang sabihin na unang-una pasalamat do sa mga volunteers, no, para sa vaccination ng mga seniors, lahat nandoon eh, booster mm-hmm. eh. Booster mm-hmm. for seniors, ano. Pero may mga nagsasabi na, Diyos ko po, sa haba ng pila sa labas, utang na loob. Sabi nung isa, ako eh, naghahanap ng proteksyon eh. Isa dami ng tao din eh, mukhang ang makukuha ko, infeksyon. Oo, no? Hindi natin, ano, partner, hindi na natin alam eh. Kasi ngayon, umubo ka lang in public, iba na tingin ng tao sa iyo. O, parang, hindi parang. Na, ano, eh. Parang ano, yung titig nila, no, parang gusto kang umbagin. Oo. Wait lang. Minsan natural response lang, nabilaukan lang ako. Di ba pwedeng ganun? Diba? Iba na ngayon. Nasa mid lang po kami ni Rica kasi annunciator kami, voiceover. Annunciator. Oo, buti nga eh. May tagapamalita pa tayo. Naku, alam mo, partner, I'm happy na nakuha mo na ang booster shot mo. Sana nga madami pa lalo ang makapagpa-booster. Yes. At yung mga libo-libong mga senior citizen na hindi pa nga po nababakunahan, tandaan po natin, kaya po natin isinusulong ito dahil yung pong pine-prevent natin talaga, yung severe and critical cases yes. ng COVID. Yes. And don't wait for the 6 months anymore. Sinabi naman na yan ng DOH, ano, ha? Na kung naka 3 months na po yung second jab ninyo, pwede na. Oo. At saka, alam mo, kaya siguro blockbuster kanina sa Piñahan Elementary School kasi hindi na sinauna yung binibigay nilang bakuna. Modern na. Modern na. Naisingit mo pa na. Kanina mo pinag-iisipan niya na. Abay, ni-research talaga yan eh. Salamat nga pala kay Rain, yung aming secretary. Secretary. Secretary ang anak. siya yung taga-research. O, saan ba? Mm-hmm. Saan ba? Ano ba gusto nyo? Saan ba meron? Oo, naku. Pero Panginoon ko talaga. Anyway, today, we will talk about ang response ng gobyerno dahil sa nangyaring dalawang matinding dagok trahedya sa ating bayan. Yan ang susunod na sa ating Sayong Palagay on a Thursday. Opinyon mo? Pakinggan ko! Sayong Palagay. Sa panukala po ng ating Kuya Charlie
na siyang tumatay yung executive producer natin ngayon. Eh, meron tayong kambal na tanong ngayong araw na ari. Opo, kambal na trahedya, kambal na tanong. Ito po ang aming tanong, ano po, dahil nararamdaman na natin yung epekto ng Omicron, kasama na ang Delta, ngunit bukod doon sa Omicron, meron pang Odette. Kaya ang aming pong tanong sa inyo ngayon, na sana'y inyong ibigay ang inyong napakahalagang opinyon, eh, sa iyong palagay, sa kambal na trahedyang dulot ni Odette at ng Omicron variant, palagay ba ninyo'y sapat na, sapat ba, at okay na, mabilis na rin ang nagiging pagtugon ng ating gobyerno sa dalawang hambalos na ito sa ating mga Pilipino. Ayan. And now, the other part, care of Wipa. Opo, dugtungan na rin natin dahil ganun din naman po ang pinag-uusapan natin. Omicron, tumataas na nga po ang bilang ng kaso natin sa ating bansa ngayon. Meron na tayong 43 cases ng Omicron. Kanina may na-discover na naman na 29 more. Ano? At yung tanong nga po natin na pangalawa, kailangan na kayang maglaan ng pondo ng gobyerno para sa libreng COVID test para sa lahat? So, dalawa po yung tanong natin ngayon. Kambal na trahedyang dulot ni Odette at ng Omicron, sapat nga po ba at mabilis ang nagiging pagtugo ng ating gobyerno? At kailangan na po ba maglaan ng pondo ng gobyerno para sa libreng COVID test para sa lahat? Yan po ang ating mga katanungan. Madali na isa, isama ko na rin. Rika, isisingit ko na rin. Ano, Bepe, yung OVP, parte rin ng gobyerno yan. Sabi nga nila, credit where credit is due. Ako'y natutuwa doon sa kanilang swab cab. Yes, yung swab cab. Oo. Mukhang dinudumo, gano'n ha? It's something I think that we should be happy about. Kahit na kukunti lang naman talaga in the context of ilang pong milyong Pilipino tayo, eh nakakatulong 'yun kahit paano. Ayan, oh. Inaisingit ko lang dahil when you speak of the government or yung pamahalaan, eh kasali ang presidente, OVP, kasali lahat 'yan, senador, mga kandidato, mga feeling senador. Ay, ano ba 'yun? Sige na nga, ituloy ko na. Feeling senador. Pero totoo 'yan, partner, no. Kudos to the OVP kasi January 4 sinabi sa page ni VP Lenny na ibabalik natin ang swab cab. January 5 and 6, meron na sila agad schedule sa Quezon City. So marami na nagpunta noon for January 5 walk-in, January 6, you have to have your reservation. Anyway, para po sa inyong mga kasagutan, madali lang po yan. Text La Radio, Space React, Space, ang inyong pangalan na lokasyon. Kasagutan is send in sa 2366. Ang ating Viber number 0977-787-3804. Pwede rin po sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Tayo po ay worldwide streaming na. Don't forget to like, subscribe, at i-share nga po ang ating edition ngayon, Thursday edition ng ating worldwide pasada sa Teleradyo. At sagot na, babasahin po natin yan mamaya. Apo. Kapag kami sumisigaw ni Rica, ang tawag doon ay worldwide screaming. Ayan. Screaming. Akala ko di mo na narinig. Tiyempre ko pa yabol. Oo. Patay mali siya kape, no? Parang walang nangyari. No? Screaming. Sandali lang po, ha? Ang ating oras, binibining Rica. Oras natin, 5:19 na po ng hapon. Babalik po kami ni Rica in just a very short while. Marami tayong makakausap ngayon araw na ito. At of course, malamang sa hindi, tungkol sa Omicron COVID-19 ang ating pag-uusapan at pipiliting maunawaan para alam natin kung paano protektahan ang ating mga sarili at ang ating buong pamilya. Sandali lang po, babalik kami sa pasada sa Teleradyo Worldwide. Kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Dito nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Marami rin tayo mabibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya yan ang serbisyo. Nakulong talaga sa kanya. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are great. Ako ang kumangang kamay. Sa lahat ng pagkakataon, andito tayo para sa ating mga kapamilya. Ang iisang radyo.
Nasa iyong mga kamay ang pag-unlad, pagbabago at pagganda ng ating bayan. Ikaw, kanino mo ipagkakatiwala ang kapangyarihang ito? Bigyang linaw ang mga tanong at agam-agam. Ipaabot ang iyong punto o suhestyon sa mga tatakbo bilang senador ng ating bayan. Sino Senyo? The Senatorial Candidates Interview sa SRO. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Martes at Huwebes, pagkatapos ng TV Patrol sa nag-iisang Tele Radyo. Wagi ang weekday merienda mo dahil hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang Teleradyo. Wagi ang weekday merienda mo dito sa Teleradyo. Partes, patamisin inyong mga ngiti sa mga tulong at serbisyo publikong hatid ni na Jing Castaneda at Doktora Luisa sa The Pamilya Con Alas Tres. Tuwing Miyerkules naman, makimerienda at mabusog sa ganda ng kalikasan. Kasama ang G-Diaries. Alas Dos, Huwebes, gawing mas wonderful ang merienda. Kasama ang inyong paring tito, Father Tito Kaluwag, sa Wonder Teacher. Alas Tres, hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang Radyo. Sipag at tiyaga plus pagiging wais equals discarding walang kapares. Mas new level up para sa ating mga kapamilya. Lahat ng impormasyon at paraan para ang pamilya ay may pagkakitaan, makapag-ipon at mapalago ang pera, dito mo malalaman. Huwag na po nating patagalin pa ang pag-iipon. Tumutok na at matuto kasama sina May Valle Ceriza. Hanga rin naman tayo sa ating mga negosyanteng lumalaban. At Salve Duplito. Tuturuan namin kayo kung paano pa ninyo ito mas palalaguin. Dahil ang magaling na Pilipino may diskarte. Tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa nag-iisang Teleradyo. Kilalanin at mahalin ang kalikasan para sa mas maunlad na kinabukasan. It's about you. And hindi talaga. Yeah, you're a hard habit to break. 226 yes, days, ha? 226 days before the May 9 elections. O ayan. Yung iba, pwede ba wag muna tayong mag-usap ng politika? Kasi laki na nga ng problema natin dito sa COVID-19, eh, politika pa, aba, bigla ko lang naalala tuloy na may mga natanggal pala, no, doon sa mga presidential bets. Lineup, oo. Oo. Si, kaya, yung babaeng Marcos, di ba, ginawa, dinaklara siyang nuisance. Oo. Nuisance, ano ba yan? Sabi yun. Nuisance? Nuisance? O, sa, itchapwera na siya. Oo. Oo. Tapos, by the way, yung mga fans ng Grammys, mukha pong postponed. Sundance din. Indefinitely ang Grammy Awards. Ayan. So, ano pa? Si Djokovic. Nako. Hindi makakalaro. Paano yan? Galit, number galit, one. Galit na galit. Yung ano, Serbia. Dahil, ba't daw inaapi si Novak Djokovic. Eh, binigyan na nga ng exemption. Sabi nung presidente ng ano ng Australia, president pa, prime minister, sabi niya nobody is above the law kasi naramdaman nila yung sipa nung yung rest back ng mga tao. We have one of the longest lockdowns on earth. Tapos may exception kayo? Ayan, abangan niyo po. Ay, yan. Ay, no, exception ng BOQ ba yung exception na yan? Nalihis bigla. Oh, kaya nga eh, ito yung pinag-uusapan natin dahil Sus Mario Josep, ang dami-daming nangyayari, may mga inaantay tayong mga big sporting events eh, mukhang mawawala pa. Hindi ko minimiss yan, yung Australian Open na yan. At saka hindi ko rin talagang binibitawan kung ano nang nangyari kay Gadon. Eh, ano ba yun? Oh, kasi ano ah, yung mga ang dami naman kasi binibitawan nito ni Sir, ni Attorney. Oh, ngayon. Oh, ayan na. Sige, pag-usapan natin dahil andito na rin partner ang ating guest. Maganda kausap to si Attorney tungkol sa mga ganito. Na-explain niya ng maayos eh sa mga in layman, 'di ba? Layman terms. Hindi lang basta-basta abogado or eh. Talaga siya po ang pangulo ng Philippine Bar Association and we're glad to welcome back si Attorney Rico Domingo.
Ayan, Attorney Rico, magandang it's good to see you again, sir. Yeah, good to see you again. Good afternoon, Peter and Rica and the viewers as well. I'm glad to be back. Happy New Year, Attorney. Happy New Year. Thank you for joining us. Attorney, for the first time, no? In a long time, ngayon ko lang narinig niya motu proprio nagdesisyon ang Supreme Court, no? In other words, on their own volition, tama po ba? Isinuspinde for the meantime, preventive suspension si Attorney Larry Gadon. Why is that? Unang-una siguro, talaga bang nangyayari po yun na ginagawa ng Korte Suprema na on their own, kukunin nila yung, i-address nila yung isang issue? Pwede yun, Peter and Rica, because under Rule 139C, pwedeng tinatawag na motu proprio bigyan ng resolusyon ng Supreme Court. Yun ay ayon sa kanilang kapangyarihan na maging guardian ng legal profession. Kasi kami mga abogado, kami manananggol, hindi manananggal, ha? Manananggol. ay ang tawag po sa amin ay officers of the court. Mm-hmm. And it is within the power of the Supreme Court in their being the guardian of legal profession and they regulate the legal profession, it is their power and prerogative to discipline erring lawyers, what they perceive to be erring lawyers. Kaya that is within their prerogative. And therefore, hindi natin mag-question ang kanilang prerogative na mag-suspend ang tao na or isang abogado na lagay ng Supreme Court ay dapat alisin sa profession or at least suspendihin sa profession, sa practice ng law. There are so many layers po dito sa issue na ito, Attorney, na ang dami ng kaso ni Attorney Larry Gadon, ang dami ng isyong kinasangkutan. And yet, parang it took a while, no, for the Supreme Court to take cognizance of this. And again, another layer would be, ano pong ginagawa ng Philippine Bar Association? Ano ang stand ninyo as far as this is concerned? Is it too little, too late? Hindi po naman, because may proseso po naman yan eh. Yung unang, 2019, I understand, meron pong disciplinary action or proceeding na kinomens ang ibang party on another cause of action, no, against Attorney Gadon. So yan ay nililitis pa rin ng IBP according to his proceedings and rules and regulations. No? Ngayon, as to whether there's already been commenced and concluded, then it all depends upon the IBP process, no? But I think the Supreme Court in this latest resolution, I think January 4, sabi ng Supreme Court status report po yon. Ang IBP had been ordered to give the Supreme Court a status report on the 2019 disbarment proceeding against Attorney Gadon, no? So hindi natin pwedeng sabihin na natatagalan masyado, depende po yun sa proseso. No? Baka marami pong gusto pang malaman ng IBP. At hindi po ako magko-comment doon because that's not within the purview of my situation. No? Ang question lang dito, motu proprio, bakit motu proprio? Motu proprio po, ibig sabihin yun on its own, as I mentioned, the Supreme Court is the guardian of the legal profession. It is it has the prerogative to discipline what it perceived to be an erring member of the bar, okay? And therefore, from its perception, kung nakita niya ang mga, let's say, the alleged ranting on the video by the respondent, then nakita ng Supreme Court, teka muna, kailangan nating address kagad to. Kaya they use their prerogative. They employ the prerogative to motu proprio suspend at this juncture Attorney Gadon. Mm-hmm. And in keeping with the due process, binigyan po ng 10 araw para kay Attorney Gadon
bumalik at i-file niya ang kanyang comment at kanyang defensa dito sa ginawa ng Supreme Court na suspension sa kanya, which was or is immediately executory or immediately implementable, effective. Mm-hmm. But attorney, before the Supreme Court issued its own decision dito, wala po bang parang ethics committee na, you know, follows up dun sa mga kung paano nga ang mga actions ng kanilang mga attorneys natin of law? Meron po naman. In fact, meron pong meron diyang ginagawa ng Supreme Court kung palagay po nila kailangan litisin yung complaint. Then binibigay po nila either they on their own, they make their own adjudication or ruling on what had been complained about, or pinapasa po yun sa IBP. Ang IBP po ang maglilitis niyan. And they have an internal rules and regulations on that as well. So yun po yung proseso. But in this particular context, in this particular case, in kay Attorney Gadon, napasiyahan ng Supreme Court na considering na napakaraming complaints. And so of course, the Supreme Court is not in an ivory tower. Naririnig niya ang mga hinain ng mga tao tungkol dito sa incident na ito. Kaya to protect the public and to protect the legal profession, at the same time to show to the public, it is very important that the Supreme Court is safeguarding the image of the legal profession, kaya sila nagmoto proprio ruling for the suspension of Attorney Gadon. Yan po ang context ng kanilang pagkakagawa ng itong resolution na ito ng January 4, 2009. Can we actually, based on your explanation, sir, can we actually say that the IBP is a self-regulating body? Hindi po naman, well, self-regulating in the sense that they are supposed to be the disciplinary watchdog of the legal profession. In other words, kung merong mga complaints sa kanila, they are supposed to rule upon the complaints after observing due process according to their internal rules and regulations, and they will make a decision recommendatory, then they will elevate it to the Supreme Court for final decision. Mm-hmm. Yun po yung proseso dyan. Opo. I understand. Pero dahil nga po, siguro, well, napanood na ng marami kasi yung nag-viral na video na lahat ng mura yata nabanggit na ni Attorney Gadon, and therefore to a lot of common tao na hindi mga legal luminaries, it's an open and close scenario na kailangan pa bang pag magkaroon pa ng pagdinig. Okay, so due process, sabi nga nila. O sige. Pero how soon do you think the Supreme Court, after receiving the reply of Attorney Gadon, can rule on the matter po? It can rule tomorrow upon receipt of the 10-day, within the period of 10-day had lapse, it can rule immediately. Mm-hmm. You can say that the incident or the act complained of is something that ought to be summarily resolved. Mm-hmm. The Supreme Court has its power to do so, because as I mentioned, as the watchdog of the legal profession, the guardian of the legal profession, the Supreme Court has to be very, very zealous about the appearance or the image that the legal profession should have vis-a-vis the public. Ang profession po namin na Peter, no, Enrica, our image as a profession has been tarnished by people who are supposed to be disciplined. And I think the Supreme Court is now sending a very strong signal na hindi dapat pamarisan ang ginagawa ng mga taong ginagawa na sinasabi dito sa complaint. And that is also to safeguard the public and to show the public that they should not lose confidence in the judicial system, of which the Supreme Court is at the topmost hierarchy. Therefore, the Supreme Court should protect as well its image under the Constitution as being the third branch, independent branch of the government. Yan po ang pinapakita ng Supreme Court. Under the new leadership, under Chief Justice
Hesmundo, I am very confident that this will be resolved very, very quickly. Mm-hmm. And show to the people that the Supreme Court will not allow or condone this kind of act that allegedly had been committed by the respondent. Okay, just to be very clear, hindi ang pinag-uusapan lang po dito ay disbarment. This is not a criminal case. It's really more of whether Attorney Gadon will remain an attorney or not. It will be that. If this is a disbarment, then he would be deleted from the role of practicing attorneys, and therefore he would be deemed to not have been admitted to the bar, because that is within the prerogative and the power of the Supreme Court, in its power to regulate the legal profession and the admission to the legal profession. So if you are disbarred and you are convicted for disbarment, then you are already not part of the legal profession in the role of attorneys. Attorney, help me understand din po. If this is gonna be a disbarment case, will his personality, how he acts, will it also be scrutinized by the Supreme Court? Kailangan din po ba niya i-defend yung actions niya and all the other of course, masasama na din doon lahat ng mga kaso i-final against him because that will add up doon sa pananaw ng Supreme Court of him being a lawyer. Lahat ng binitawan niya. Should he also put on defense his personality? Yes. His own person? Definitely. Because he's whether you like it or not, he's still an officer of the court. Whether he's, you cannot divorce his personality as he's being a legal profession, practicing lawyer. So that would be actually merged into the entire environment, factual environment, and the Supreme Court will judge him as such. You know, kaming mga abogado, we are expected to have that kind of moral, without any moral obliquity. No? We are supposed to be upright, morally upright, and therefore we should not be conducting ourselves in this manner that had been alleged with respect to the respondent attorney. I'm not saying, I'm not making any judgment, but allegedly the attorney had done. So in other words, the Supreme Court will have to make a ruling that he should be either out of the roster of the practicing lawyers or he should maintain. That is actually the essence and the premise of the disciplinary proceedings. Pag sinabi ng Supreme Court, yung ginawa mo ay hindi dapat pamarisan ng mga ibang manananggol at para rin papakita natin sa publiko na ginagawa natin to para to safeguard the public, then therefore, aalisin kita dito sa roster of practicing lawyers. Deleted po yun. Hindi na siya admitted to practice law. Malaking bagay po yan sa mga manananggol, sa mga abogado. Kung sakasakali po na mag-rule, kung sakasakaling mag-rule against Larry Gadon, ang Korte Suprema, it's without prejudice to any other case na ipa-file laban sa kanya ng ibang pribadong personalidad. Opo. In fact, yung 2019 disciplinary case would be independent of this latest one. But that would be weighed heavily against his comment probably on his position this because there seems to be an appearance that these are repetitive act. According to the news report as well as in the records, it is a repetitive act that the respondent attorney allegedly had done or committed. But the other side of the coin will be whatever the decision is will have no effect on the candidacy of Larry Gadon for the Senate. Well, to the effect, to the impact, or the impact might be on the aspect of whether he would be deemed to be of heavy moral turpitude, no? Baka magkaroon ng dimension along that line and scrutiny along that line. But hindi ko po inuhusgahan yon. Pwede maging part of the slate po yon. Maging state ng permutation po yon. That's a very interesting angle, attorney. Kasi kung na-disbar ka ba, in general, not necessarily referring to Gadon. Kapag na-disbar ang isang tao, is there a question already of moral turpitude?
Sabi ko nga kanina, the practice of law is a privilege burdened with conditions on highest degree of morality. Mm-hmm. Kaya pag hindi, if the Supreme Court had deemed you to be of that lesser, that scale of lesser morality, and you have you are deemed to be of moral ubiquity, then sasabihin ng tao, even in the electoral kanyang application for being elected a senator, pwede rin ma-impact dun sa kanyang moral turpitude aspect ng kanyang candidacy. Yung po ang pwede natin pag-uusapan later on. Ayun. Attorney Rico, sinasabi ni Attorney Godon na he's being singled out by the Supreme Court, na napag-iinitan daw siya at napagdidiskitahan. If on his defense, kailangan po ba niya, can he raise several points that would prove him, prove na yung Supreme Court nga po, pinag-iinitan siya at pinagdidiskitahan? And if he does that, will this be a big thing or weighing in his favor? Well, he can allege that. In fact, he's free to have to make his own defense of the matter. He's free. Nobody's stopping him from saying that. But as to whether the Supreme Court will accept it is another matter. But pwede mong i-allege na ganito is a politically tainted kind of exercise. Pero ang tasabi ng Supreme Court, tayo muna, iba yata yung pinag-usapan natin dito. Besides, one aspect here is that I understand that the respondent is also lawyering for the alleged, quote-unquote, alleged tax evader. Diba? Uh-huh. Di lang yung ibang dimension naman yan. Abogado po si noon. And he's practicing law on behalf of that alleged tax evader. And therefore, you have to make a distinction between whether you're lawyering or not. So hindi na political din po ito. No, political profession legal profession aspect din po ito. Kaya titingnan din po yan ng Supreme Court. And the plot thickens. And the plot thickens. Okay, attorney. Peter, hindi yan. Marami rin ako nalalaman sa iyo, Peter. Opo, may nagkasakasakan na eh. Opo, ito sidebar lang naman ito, sidebar to what we're talking about, Attorney Rico. Eh hindi pa medyo nakakahiyas ang IBP, well, to put it bluntly, na inunahan pa sila ng Supreme Court to take up this issue ni Larry Gadon. They took up the issue of Larry Gadon actually as early as 2019. No, I mean this particular. This particular case. Opo. Yung against Raisa Robles. I will not comment on that because I feel the IBP. But again, as I mentioned, the Supreme Court can do it very, very quickly, no? And without having to get into the process of what we have in the IBP, no? So the Supreme Court, as I mentioned, motu proprio did it. And that is actually a signal to the public that we are going to do something in trying to address the erring or person who is deemed to be erring legal practice and officer of the court. Yun ang sinasabi ng Supreme Court ngayon. Kaya dapat saludo po ako sa Supreme Court on this. Not because he has done it, but because he had acted very quickly on it under the leadership of the Chief Justice. Ako'y talagang natutuwa po ako as a lawyer. And I don't say this because I want to compliment anybody, but we in the Philippine Bar Association are very, very appreciative of what the Supreme Court did. And this gives us a heightened confidence that in the future, the Supreme Court will do what is really equitable and just under the circumstances in any other cases. I'm very confident of that. But attorney, you mentioned kanina, of course, all the other cases na with Attorney Gadon will not be affected by the decision of the Supreme Court on this one. Pero hindi po ba, since meron na decision ng Supreme Court motu proprio of him, yun ang ginagawa nga po ngayon. If may ganito na nga po, hindi po ba yun parang like mag already tainting or at least giving na parang ito na yung pananaw ng
Supreme Court sa kanya. So all the other cases against him, eh, meron na parang negative connotation against him as a lawyer. Well, I'm very confident that the Supreme Court did not act that way in terms of the second one and even the earlier disbarment proceeding against Attorney Gadon. No? Because what simply the Supreme Court just suspended effective immediately. Hindi naman sinasabi niyang disbarred ka na. Mm-hmm. That's why the Supreme Court gave Attorney Gadon 10 days without extension to respond. And that's within keeping within the due process. Sinasabi niya, tingnan namin ang iyong side, anong bang defensa mo dito, then we will make our own decision on the matter. Yan, opo. So hindi naman parang inaano, parang nire-railroad ng Supreme Court to. Hindi naman po. Yeah, kasi nakikita mo naman ang ebidensya. It's all around. Kota na po, kota na. Attorney Rico, pasensya na. Sasamantalihin ko ng pagkakatao dahil alam niyo naman, bihira tayong magkausap. Ano po. Dahil lang isa sa pinaka medyo matinding talakayan at debate ngayon yung paglilimita sa mobility ng mga non-vaccinated. And there will be ordinances expected to be passed among the LGUs ng Metro Manila para ipatupad ito. Ang tanong po ng marami is, ito ba nakatayo sa tama at sapat na pundasyon sa ating konstitusyon kung sila ay magpapasa ng gano'n? I think meron ako yatang interview sa iyong, hindi lang sa iyo, Peter and Rica, no? I think earlier I was interviewed about that. At that time, there was a question as to whether they can arrest the non-vaccinated persons, no? Opo. I mentioned that might be some constitutional barrier to that particular action. I still maintain my position that would be against the Constitution if they mandate that particular matter, no? So it will raise a huge and very, very significant constitutional question or issue if they do that mandatorily. So hindi po sa amin, sa akin, as far as personally, I believe that we can question that. Now, ang question dyan would be public education. If you want the people to really be vaccinated and to adopt the vaccination mode, then pakita mo sa mga tao na kailangan. Pero as of now, marami pa rin ako question as to the what would be the efficacy of the vaccinations or the vaccines. So hindi pa unanimous ang tao, and that's within the prerogative of the people to avail of that particular mode of addressing the infection, the COVID-19 infection. So bigyan natin ng kahalagahan ang discretion at ang privilege ng mga tao na magsabi, ayoko po kasi may comorbidity po ako at hindi po ako ganyan. Huwag naman nating mamandatuhin ang pagkaka-vaccination. Yun lang po sinasabi namin. Opo. Medyo pa ano lang pa, help us understand this a little lang, attorney, no? Kasi di po sa konstitusyon natin, pinangangalagaan natin ang karapatan ng isang tao, yung sarili, yung freedom niya, di po ba? So ako, kunyari, bila isang unvaccinated person would say that these are my reasons of why I don't want to be vaccinated. Pero sasabihin ng gobyerno na as a whole, kayong mga hindi bakunado, kailangan pa rin namin kayong alagaan. So ano po yung magiging mas matimbang? Yung karapatan ng isa para sa sarili niyang, yung sarili niyang pansarili niyang karapatan, o yung pangangailangan na alagaan yung karamihan, yung health ng mas nakararami? Okay, so ang dapat niyan titimbangin. Titimbangin ng gobyerno kung kailangan nilang talagang gawing mandatory ito. But the point is that meron namang alternative way of doing it, right? Sabihin mong unvaccinated, manatili muna kayo dito sa bahay nyo at magmaskara kayo and you observe the protocols that are standard. In fact, if you recall, even in the States, walang mandatory. They hesitate to make it mandatory. Of course, Biden administration made it mandatory only with the federal jurisdiction, but hindi sa overall. Because alam niya na may tulog sila sa Supreme Court. Well, kaya, yeah.
I'm confident that perhaps hindi rin naman gagawin dito yan. At I think there is even another mode of doing it, but not as a mandatory, but another alternative way of doing it. Hindi naman dapat imandato. Opo, kaya lang pag lumabas na yung mga ordinance, tuloy-tuloy na yan, Attorney Rico, kasi di ba, ang masakit dyan and where it hurts the most is pag malapit nga, sabi nila, sa sikmura ang issue, matindi yan dahil yung ibang mga hindi bakunado, aba, hindi pwedeng pumasok, unang-una. At kung papasok ka, okay lang, pero you will have to spend for your once every 2 weeks RT-PCR. Ay, Susmar Josep, ubos ang sweldo kapag ganun po ang nangyari. So, ang dapat, Peter, ang dapat gawin ng gobyerno, subsidize nila yun, yung cost nun. Parang pangalagaan ng publiko. Ay, yung hindi daw po. Testing na yun. Ang dami natin. Nawawala yung pharmacy. Nawawala yung ating pera doon. Nawawala yung pera natin sa malampaya. Ba't nila ibigay yung pera doon na subsidize sa mga tao para we can balance the respective rights of those people who want to be vaccinated and at the same time those who would not like to be vaccinated. Pero naman tayo eh. I think what they're trying to do, Attorney, no, reading between the lines, is exactly what President Macron of France said. My aim is to piss off the non-vaccinated. Well, if they're trying to piss off everybody, then that's not the way to do it. No? Ang France sa atin, we are a democratic country, and I think the France president is trying to be autocratic. Opo. Nako, malalaman natin yan dahil yung the raging controversy ngayon na kung papayagang maglaro si Novak Djokovic sa Australian Open. Mukhang siya ngayon yung picture, no? Yung parang the portrait of the people na they feel special, they don't believe in vaccination, but they still want to be there competing and get the 21st Grand Slam win. Yeah, but na-cancel ang visa niya, di ba? Na-cancel ang kanyang visa, so hindi siya makakalaro. Nag-appeal po, Attorney. Just a few hours ago, nag-appeal daw. Kaso, nagbitaw na yung Prime Minister ng Australia na nobody is above the law, kaya medyo matindi ito. Attorney Rico, maraming salamat. It's always a pleasure. Peter. We're always happy to be talking to you po. Same here, Peter and Rica. And thank you very much and Happy New Year to all. Happy New Year. Thank you, Attorney. Okay, thank you. Attorney Rico Domingo and his insights, as always, galing. President, Philippine Bar Association. Kami po ni Rica ay magbabalik in just a very short while. Meron na pala tayo sa iyong palagay eh. Ano, tirahin na natin ito, Rica. Ikaw, sige. Partner. Sige, go. Pwede naman. Meron pa naman oras eh. No? Sa kambal na trahedyang dulot ni Odette at ng Omicron, sa letrang O, sapat ba at mabilis ang nagiging pagtugon ng ating gobyerno? Sa inyo lang namang palagay. At ang kambal na tanong eh, kailangan na kayang maglaan ng pondo ng gobyerno para sa libreng COVID test para sa lahat? Hindi po ganun kasimple yung tanong na yun. Ano po? Kasi we are coming from yung konteksto po na dapat gobyerno ang siyang magbigay ng libreng testing. At yun po ang nangyayari ngayon sa ibang bansa. Naghahanap ang mga tao ng test kits na walang maibigay ang gobyerno at nagkakaubusan na rin. Specifically sa Estados Unidos, sa mga supermarkets at mga parmasya doon. Ito na ang sagot ng ating ginoong Dino Monzon. If you will, Rica, please. Madaya ka. Mabigat. Gats mabi. Ang ating valedictorian sa Inglisan, si Sir Dino, sabi niya, good afternoon, Mr. Peter, Ms. Rica. Given the rise in cases of COVID-19 cases from 10,774 to 17,000 plus in just 24 hours, how can anybody even think that this administration is doing its best, let alone taking sufficient measures to contain the pandemic? Had they acted faster and more decisively as early as a year ago, and had not gotten so complacent and lowered the alert level in NCR so nonchalantly, it might have been controlled.
In regards to your follow-up, the government should divert funds from politics or political matters and prioritize dealing decisively with the pandemic. So it can at least do one decent thing prior to the May 9, 2022 elections. Ayan. Ayan. Team Santa Ana, sabi niya, good afternoon, Sir Peter, and dearest Rica. Dali lang. I sense. Thank you, Tim. Favoritism here. Answer to question, hindi sapat. At naging wabagal ang pagtugon ng gobyerno sa mga trahedya. Inamin ng Pangulo na wala ng pera at baon sa utang ang gobyerno. Naging wabagal ang kanyang tugon sa trahedya. Umasa po tayo sa darating pang trahedya gaya ng El Nino. Tanging pananampalataya na lang ang dapat panghawakan ng Pilipino sa Diyos at hindi yung mga Diyos-Diyosang mga politikong sinasamba ng karamihan ngayon. More power to your program. Ang bigat tawa ni Tim. Santa Ana partner. Medyo heavy gut din yun. Sinunod kay Sir Dino. Si Melly Peregrino naman sa may ayun nga, kulang ang kilos ng gobyerno. Ilang araw na ang Odette bago tumugon. Tarapal pa ang gustong ibigay. Ito naman na halos lahat ng tao may ubo at sipon, wala pa ring mass testing. Nasaan na yung trilyon na inutang? Ang gara naman. Melly. Ang gara no. Pare-pare mga senador yung sinabi niyo, ang gara naman. Oo, senador trilyon. Ano ba 'yun? Nelly, from Miss Nelly Castusiano, I'm sorry. Hindi po sapat ang response ng gobyerno sa mga nangyayari ngayon. Dapat libre na ang testing, o di ba? Two in one 'yon. Si Rolly Antonio, magandang hapon po. Sobrang bagal. Sa Odette, mas nauna pa tumugon ng mga pribadong institusyon. Humingi pa nga ng pasensya sa delay na aksyon. Sa COVID naman, kumbaga sa boxing, nagpapasuntok muna bago bumanat. Alaws talaga. Salamat po. Alaws talaga. Oo. Parang yung boxingerong kilala nating lahat, ang pangalan niya si Speed Bagal. From... from Ann Emerald, Ann Penny. Good afternoon, Sir Peter and Miss Rica. Hindi po sapat ang tugon ng government sa kambal na trahedya. Marami pa rin pong need ng tulong sa nasalanta ni Odette. Regarding Omicron, sana free testing na lang po ang tulong nila sa mga tao. Lalong dami ngayong may symptoms, tapos bagal nila magsara ng borders. Thank you po. Speaking of which, ano ah? More than 500,000 houses. 500, mahigit 500,000 kabahayan ang naapektuhan, na damage o totally nasira ng dahil kay Odette. Pero nasimula naman na din partner ng DSWD ang pamimigay ng cash aid para nga po dun sa mga nasalanta. Ayun nga lang, katulad nung kinoment ng isang texter natin, trapal nga din. Pero may quality naman daw yung trapal na binigay, pero trapal pa rin. But you know, I don't know if we're gonna be thankful na may binigay na trapal or ikagagalit ba yan dahil trapal lang ang ibinigay. But let's be, ano na lang siguro, pasalamat sa kahit papano dahan-dahan ang nabibigyan ng tulong yung mga nasalanta. Kesa naman wala, di ba? Kawawa din talaga partner. Ilan din yung apektado na mga pamilya. At saka wag naman po sana yung may mga pangalan at mukha ng mga kandidato. I mean, of course, we can, mapapakinabangan pa rin yun, pero bad taste po eh. Hindi kagandahan, di ba? So, huwag niyo pong kakalimutan, ayan, meron ng nilabas ang COMELEC ng mga listahan, at least tentative list, no, ng mga presidential balls, vice presidential balls, senatorial balls. Dahan-dahanin na po natin. Kasi meron pa naman tayong panahon para isa-isahin, i-Google natin. Let's find out ano ba ang ginawa nito. Itong kumakandidatong senador na ito, anong ginawa niya? Anong pinanindigan niya? Anong tinindigan niya? Ano siya ba talagang nagmalasakit sa mga tao o inuna niya ang sarili niya? Yan ang ating sasagutin. Sa sino sa inyo? Ang halang gagawa ka for us. Plug pala. Okay, sandali lang po ha. Balita ngayon, susunod na kami ni Rica. Babalik pa sa Pasada sa Teleradyo Worldwide.
kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Dito nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Marami rin tayo mabibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya bigyan ng serbisyo. Pulong talaga sa kanya. Malaking saludo. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are grateful. Ang kapamang kamay. Sa lahat ng pagkakataon, andito tayo para sa ating mga kapamilya. Ang Tele Radyo. Nasa iyong mga kamay ang pag-unlad, pagbabago at pagganda ng ating bayan. Ikaw, kanino mo ipagkakatiwala ang kapangyarihang ito? Bigyang linaw ang mga tanong at agam-agam. Ipaabot ang iyong punto o suhestyon sa mga tatakbo bilang senador ng ating bayan. Sino Senyo? The Senatorial Candidates Interview sa SRO. Kasama sina Alvinel Chico at Doris Bigonia. Martes at Huwebes, pagkatapos ng TV Patrol sa nag-iisang Tele Radyo. Wagi ang weekday merienda mo dahil hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang Tele Radyo. Wagi ang weekday merienda mo dito sa Tele Radyo. Martes, pakamisin inyong mga ngiti sa magulong at serbisyo publikong hatid nila Jing Castaneda at Dr. Luisa sa The Familia Con Alas Tres. Tuwing Biyernes naman, makimerienda at mabusog sa ganda ng kalikasan kasama ang G-Diaries. Alas Dos, Huwebes, gawing mas wonderful ang merienda kasama ang inyong paring tito, Father Tito Kaluwag, sa Wonder Pizza. Alas Tres, hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang Tele Radyo. Sipag at tiyaga plus pagiging wais equals discarding walang kapares. Mas new level up para sa ating mga kapamilya. Lahat ng impormasyon at paraan para ang pamilya ay may pagkakitaan, makapag-ipon at mapalago ang pera, dito mo malalaman. Huwag na po nating patagalin pa ang pag-iipon. Tumutok na at matuto kasama sina May Valle Ceriza. Hanga rin naman tayo sa ating mga negosyanteng lumalaban. At Salve Duplito. Tuturuan namin kayo kung paano pa ninyo ito mas palalaguin. Dahil ang magaling na Pilipino may diskarte. Tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa nag-iisang Tele Radyo. Kilalanin at mahalin ang kalikasan para sa mas maunlad na kinabukasan. It's about you and everyone working in love. Are you ready to share the love? Mag-enjoy na at balikan natin ang paglilibot sa bansa ni Gina Lopez. From the mountains, we are now in the island. Ibahagi naman natin ang love kasama si Ernie Lopez. Mga kapamilya, magtanim tayo ng mangrove house, mag-coastal cleanup tayo. G-Diaries. Importante sa pag-unlad ng ating bansa, pagmamahal. Lahat tayo magtutulong-tulungan. Pagmamahal to ng kababayan natin. Tuwing Miyerkules, alas 3, dito sa nag-iisang Tele Radyo. Kapamilya, may trabaho ka na ba? Magtulungan tayong maabot ang dream job mo sa Pinasman o sa abroad. Katuwang lang bawat manggagawang Pilipino. We bring them mga good news. Balit at impormasyon kaugnay sa manggagawang Pilipino. On time na darating sa'yo. Ano yung i-expect natin pagdating nga po sa ating kabuhayan? Paano tayo matutulungan? Yan ang balita na inaabangan na marami. Hatid ng ating mga kaobrero na sinadali mo. Tumadami na rin yung mga nag-a-apply kasi ko gusto na talaga bumalik sa normal. At Rica Lazo, yung kanilang daily minimum wage, kung pwedeng itaas, talagang malaking tulong yan. Good job! Tuwing Linggo, alas 9 sa nag-iisang Tele Radyo. Saktong celebration tayo kapamilya dahil sa ating anniversary, mabilisan tayo sa pagsagot sa question. Walang mai-eliminate sa paglahok dito. Saktong pang-umagahan. Kaya mag-ready na para malaman po ninyo ang mga paghahanda na dapat yung gawin para sa ating kaunting kasiyahan dito sa sakto. Lahat ng kapamilya nationwide ay pwedeng sumali. Sa oras ng programang sakto, mag-log on sa joinnow.ph/sakto o iscan ang QR code na makikita sa inyong screen. Mabilisan tayong sumagot sa multiple choice questions. Sa makasasagot ng tama, ang inyong assigned player number pagka-log on ang aming ia-anunsyo sa programa. May regalong naghihintay sa inyong mga kapamilya. Kaya sumagot na sa mga question ng sakto. Dito lang sa nag-iisang Tele Radyo. Promo runs from October 29 to December 31, 2020.
2021 as per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 129969 Series of 2021. Kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Dito nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Okay, marami rin tayo maibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya bigyan ng serbisyo. Magulong talaga sa kanya. Malaking saludo. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at serbisyo publiko sa bawat kapamilya. We are great. Ang mapapalang kamay. Sa lahat ng pagkakataon, mandito tayo. Alas 6:05 PM. Magandang gabi, Bayaw. Aba. Bigla ko naalala tuloy yan, Rica, no ha? Parang kailan lang medya noche tayo. Tapos ngayon matatapos na yung unang linggo ng 2022. Aba. Pero meron pang Chinese New Year na paparating. Kaya may chance pa i-restart yung resolution natin. Mm-mm. Correct. Kung wala pa kayong resolution, pwede bang ihabol. Like for instance, I resolve not to be infected. Kung pwede nga. Para tayo naglalaro one. Partner. Di mo alam kung paano ka makikipagpatintero na hindi ka magkaka-COVID etong nakaraang holiday season. Ako'y natutuwa sa pinyahan kanina bago natin i-introduce yung ating susunod na panauhin. Mm-hmm. Ang daming tao na gustong magpa-booster shot. But kaya lang medyo nagkulang siguro sa pag-control at mga messaging kasi walang mga nakalagay na pumila ka dito kapag ikaw ganyan. Hindi rin naman masyadong na-check yung mga nag-online. Bawal ang walk-in, etc. Pero ang isa sa medyo nakakabagabag nga ay yung nangyayari sa states na sabi nila a lot of hospitals are now buckling, no? Due to so many new cases and admission on a daily basis. Malaman nga natin dito po sa ating bayan kung kumusta na ba ang occupancy para sa ating mga COVID beds, ICU, at iba pa. Makakapanayam po natin ang ating butihing Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines. Isa rin pong suki natin sa pasada, si Dr. Jose Rene Degrano. Dr. Degrano, magandang gabi po and thank you for joining us tonight. Magandang gabi, Sir Peter and Rica at sa ating mga nanonood. Magandang gabi po, Doc. Thank you again. Opo. No, wag na po, sir, kasi po nahihiya kami sa inyo. Dr. Degrano, yes. Today po, nakapagtala tayo ng new cases na 17,000. Galing yes. lang tayo sa 10,000 kahapon. May mga ospital na nagsasabi na hindi muna sila tatanggap ng mga hindi masyadong matinding mga kaso. Pakikwento nyo nga po sa amin ang kalagayan as we speak ng mga ospital nakasapi sa inyong organisasyon. How are they coping po? So far po, kasi ang ating mga provisions po para sa mga hospital beds na COVID, yun po yung nire-reserve natin sa mga moderate, severe, tsaka critical cases ng COVID. Ano? Mm-hmm. So pagka po yung mild and asymptomatic, nire-refer na po yan sa mga isolation facilities natin. Ano? Lagi pong ganun. Mm-hmm. Kasi para pagka nagkaroon po ng pangangailangan sa ating mga mas grabe na pasyente, ay nando po sila sa hospital. At yung iba naman po na can afford na ma-isolate sa kanilang mga bahay, ay di doon na lang muna sila at meron po tayong tinatawag na home care, no po, yung sa mga hospitals by teleconsultation po. Nang sa ganun po, hindi sila makahawa, i-isolate na lang po sila sa bahay. Opo. Doctor, ito po yung medyo hindi maunawaan ng marami. Bakit biglang maraming gustong magpa-test ngayon? Ano po kaya ang nagda-drive dito? And how paano ba
dinidesisyonan ng ospital kung sino yung ia-admit at sino yung hindi? Yun nga po. Yung pagpapatest, syempre, kasi ang problema po dito, para kayong ano eh, ang symptoms ko kasi ng flu at saka ng COVID, halos pareho yan. No? Opo. Pareho mo. Minsan, kaunting sakit ng ulo, sipon, at saka itchy yung throat nyo. O para lang kayong magkakatrangkaso. Ngayon, siyempre, ang mga tao gusto malaman yung whether positive ba sila or hindi naman. Baka flu ba ito or COVID na. Kasi ano eh, yung pong mild and asymptomatic na yan, parang ano eh, wala talaga, parang normal na normal po sa atin. So kahit sino yung kasama nyo, hindi kayo sigurado na talagang ano yan eh, negative or positive. Dahil wala ngang masamang symptoms. 90% po, or more than 90% ng ating mga nagpa-positive ngayon are very mild and asymptomatic lang. Imagine 10% lang talaga yung nangangailangan ng hospitalization. No? So, yun nga, siguro yung iba talaga nag-worry. Isa pa, ang mga business establishments, especially kung meron ng konting symptoms, eh, ina-advise nila talaga na mag-produce muna kayo ng negative. Otherwise, mahahawa lahat. Ang buong company, eh, mas delikado po. Kaya ganun siguro lahat. Eh. Kaya ang pila ngayon, actually sa hospital, eh, more on the, ano eh, yung sa testing facilities. Dr. De Grano, pwede niyo po ba kaming tulungan po maintindihan yung siguro kahit papaano yung triaging. Kung kung kunyari sa amin po, at least alam namin na sa bahay na lang ako. Kailan po ba ako dapat pumunta sa ospital para magpa-check na kailangan na pala ako i-confine? Yes, yeah, ganun nga po. Di kung halimbawa may symptoms na kayo, pwede naman tumawag muna kayo, teleconsultation. And then depende dun sa sasabihin sa inyo ng doktor. Halimbawa, yan na ba nararamdaman mo? Nahihirapan ka bang huminga? Yung bang, ano mo, meron na bang kasamang ubo yan? Ganyan, ang lagnat mo ba? Ganito kataas or what? Ganyan. I-advise kayo. Ngayon kung sa tingin ng doktor nyo, aba mukhang medyo, ano ito, hindi ito mild at saka ano eh, kailangang magpa-check up na po kayo. So ganun, pagdating naman sa hospital, it's either i-x-ray kayo kung kailangan. At saka kukunan kayo ng mga additional tests. At yun na nga, kasama din ng RT-PCR kasi kailangan malaman nila kung COVID yan or flu lang. No, yun ang ano nila. Then they will, doon yun po yung sa triage area na parang ini-screen nila kung sino ang positive, sino negative, at sinong admissible at kung sino yung pwedeng pauwiin or ipadala na lang sa mga isolation facilities. Lalong-lalo na po yung mga seniors natin na syempre hangga't maaari hindi lalabas. Ano po? Pwede po bang paki-confirm, talaga po bang malaking bagay yung merong kayong BP monitor, oximeter, at saka yung pamalaman kung ikaw yung may lagnat? Oo. Okay po ba yun? Malaking tulong po ba? Oo, eh siyempre yung thermometer, ano, yung sa para sa fever. Kailangan dapat marunong kayong gumamit to, ano, no? Number two, yung blood pressure niyan po. Siyempre yung mga may chronic na ano, yung pong dati nang hypertensive, yung dati nang may alta presyon, kailangan din siyempre ng malaman 'yun. At dapat yun naman ni ano, ngayon ay madali na, mga usually mga digital na 'yan, tama lang ang paglalagay. Makikita nyo na yung ano, yung digital reading kung ilan yung systolic, diastolic, ano po. And then yung isa na pulse oximeter, mura lang naman actually yan, ano. Especially kung kayo may mga dating halimbawa may asthmatic kayo, may mga problema kayo dati sa lungs, ganyan na yung yun na nga pagka asthmatic at saka lagi kayong inuubo, etc., ganyan. Malalaman nyo yung talagang normal ninyong yung oxygen pressure nyo doon, na PO2 ang tinatawag natin. And then, pag bumaba po yon, pag sa tingin nyo, na ano nyo sa sintomas nyo, na gumagrabe ang symptoms, bumababa yung pulse oximeter na reading, ay di kailangan po talaga magkonsulta na kayo. Parang ano lang naman yun. Siyempre, yung pang-detect nyo na lang yun. And then, i-report nyo yan, halimbawa, sa doktor nyo, sa teleconsultation, kung ano yung findings.
Pero Doc, isang mabilis lang po, yung mga digital po natin ngayon na ginagamit, hindi po ba kailangan i-calibrate pa yun bago mo gamitin? Hindi po ba yan, o pagkabilig, pwede na agad? Normally, ano yan, siyempre pagbago, normally naman na calibrated yan. Pero siyempre, pagka napa, ang ano yan kasi very sensitive yung mga ganyang instruments, ano? Pag napabagsak na, ganyan, o kaya kulang ng konti ang mga baterya, di siyempre hindi na, ano yan, hindi na mag-work properly, ano? So, yun lang ang ano natin, siyempre, ganyan, at saka kung saan ba, ano yan, ginawa yan, di ba? Made in ano yan, saan galing, ano? Usually, siyempre, yung mga galing sa magagaling na branded, ano? Siyempre, mas reliable yun, ano? Ganun lang. baka nagpapanggap lang, ano, no, oximeter, di ba? Yes, totoo yun. Dapat po yata, ano yan, ah? Di ba, ano bang, sino ba nakakasakop niyan? Hindi ba dapat sinesertify yan at minamarkahan ng DTI? Ay, dapat po may ganun eh. Siyempre, alam nyo naman na talagang naglipa na din yan yung mga ano. Eh. Lalo yung pang finger lang na ano na maliliit lang. Opo. Eh, kasi nabibili nyo yan. Siguro, 500, makakabili na kayo ng isang pulse oximeter eh. Ako doon, online na 100 eh. Makakatulong din naman talaga. No? At least, medyo mabe-verify nyo. And then, saka kayo pupunta sa ano sa Ano po ang general rule, doctor, if I may ask, sa oxygen level? Eh, kasi yung iba nagpapanik, ay nako, 95 na lang yung oxygen level, eh dapat daw eh 97. Please paki-klaro nyo nga po. Depende ano, but then of course baka mamaya medyo madumi yung kuko. hindi mabasa ng husay, ano? Kasi minsan pag mali ang placement nyo nung pulse oximeter, hindi talaga maririd, ano? Hindi maririd nung instrument. So kung tama 'yon, edi wala, talagang baka bag below 95 or umabot ng 90 bumababa. Tapos may kasamang symptoms, ano? Nahihirapang huminga, ganyan. Magwo-worry na siya. Pero minsan up to 95 pwede naman siguro ng ano yan eh. Baka nga mali lang ang pagkalagay. Okay. Opo. Finally before Rica, Dr. Degrano, yung po bang ating mga frontliners, yung ating mga health workers sa inyo pong organisasyon, nakakaranas po ba kayo ngayon ng medyo pagkukulang o kaya kapag gumrabi pa itong mga admissions natin eh baka medyo hindi na natin matugunan yung buhos ng mga pasyente. Tama po. Yun nga po ang kinakabahala actually ngayon ng mga ospital, no? Kasi marami na po kami na receive na reports na yung ibang mga employees natin, hindi lang employees, talagang healthcare workers natin o ibang frontliners, nagpa-positive po. So pagka ganun po, medyo yung limitado na natin na staff na healthcare workers, mababawasan pa, talagang doon po nakakabahala kasi talagang hindi makakapagbigay ng optimum na serbisyo ang ospital pag kulang po ang ating mga staff pagka nagkasakit po. Naku. Dr. Degrano, kumustahin ko na rin po yung COVID beds po natin ngayon. Ang dami po ng mga cases, yung Pasay dyan, nagsara na po ngayon ng ano, COVID ward nila. Kumusta po yung bilang ng ibang private hospitals natin? Ibang private hospitals, except NCR, ano, talagang mataas sa NCR. Eh. Ano, sa mga yung ni-level 3 na mga provinces like Bulacan, Cavite, Laguna din, ano, and Rizal. Medyo tumataas na talaga. Ano, so, kaya... medyo from around 30 to 50% na yung utilization nila, no? Pero dun sa ibang areas naman hindi pa, no? Kasi nga naka-reserve nga itong ating mga kama sa mga moderate, severe and critical cases at kasi nga karamihan na nga 90% more than 90% are mild and asymptomatic. Yes. Yung ER po natin, doc. So far wala kaming ano, palagay ko nag karamihan nga sa nagpupunta rin sa ER, gusto nung pa-test, ganyan. Pero so far, walang kaming na-receive na talagang pumipilat sila for admission because of
nahihirapan sila magpa-admit sa mga hospitals pa. Ayoko na sanang itanong ito, eh, Dr. De Grano, kaya lang nagte-trending . Ito po bang itong SRA po na 6 months nakalagay 2045 talagang umuusok sa ano to sa SOCMED is this unang-una believable? Nangyayari ba to talaga? Is it more of the exception? Alin po 'yon? Meron pong nag-post na ang kanyang SRA na nakuha for the 6 months na kinlaim niya na SRA is only 2045 pesos and 45 centavos. Na napakaliit po noon. Hindi po dapat gano'n unless actually sa 22 days dapat may makuha siya at least mga around 5,000, mga gano'n 5,500. Pero 22 Opo. Days po 'yon. Kung 6 na buwan at least siguro mga 30,000 ang makuha niya dapat, hindi naman 2,000 lang. Opo, opo. Ang nag-post po, hindi ko na babasahin yung buong pangalan, Dr. Beng. Opo, na pinost pa daw po sa Facebook account. Anyway, okay. Opo, opo, medyo kakaiba ano po. At sana nga, this is really an exception rather than the rule. Siguro po, ganun. Okay. Dapat siguro magpadala siya ng letter kung bakit ganun lang ang na-receive niya. Opo, opo. Dr. De Grano, maraming salamat po sa inyo. At sana nga po hindi na tayo dumating doon sa punto na talagang baka maigupo yung ating mga pasilidad at ating mga health workers dahil dito sa Omicron variant na ito. Ano po? Tama po yun. At siguro sabihan natin ng ating mga kababayan na rin na hindi naman importante, ano? Huwag na muna sila lumabas. Stay at home na lang muna po tayo. Kasi talagang baka yung mga nakakasabay nyo, akala nyo normal na normal yan, pero carrier na pala. Tama. Nakakatawa talaga. Opo. Tama. Okay. Sa mga panahon ngayon, okay lang pong maging praning. Ano po? Medyo biglang taas. From 10,000, 17,000. No? Noong dati 5,000, 10,000, 70,000. Ang bilis. Masyadong napakadami. Mabuhay po kayo at sa Thank you. Opo, sa Philippine Private Hospitals Association. So, thank you very much Dr. Jose Rene De Grano dito po sa Pasada sa Teleradio Worldwide. 6:23, meron pa tayong panahon, Rica, para mabasa natin yung iba pang mga sumagot sa ating mahiwagang katanungan ngayong araw na are. From Sonia L. Guzman of Maligaya, Tarlac City. Ay, naimbag nga review. Amen. Apo, the government should not settle for anything less. It is the primary duty of the state to protect and to make sure that each individual receives what is due to each one. I must say that the government is doing something but may not be enough. Kasi lahat ng kilos may kulay politika o pamumulitika. Laging may papogi points. Sana yung totoo lang at yung ano ang nararapat lang para sa taong bayan. Thank you po. Nice comment. Ma'am Somnia, Guzman of Maligaya, Tarlac. Mula naman kay Robert Guerrero, sapat? Question mark. Kailan ba naging sapat ang tugon ng gobyerno ni... Abay talaga. Tandaan nyo! From Rene Santos. Sabi ni Kuya Rene, dapat lang buhos din ang testing at ayuda sa audit victims. Bawasan kinita sa shield mask of corruption. Hala! Ayan, yung face shield na dagit na naman. Si Teng of shield. Makati. Hi Peter and Rica, government should have budgeted the testing for the whole population instead of awarding a big chunk to formally, nako yun na naman partner. It could have been used for mass testing. The only way to find out the real numbers are very good contract tracing, which sadly... contact tracing, which sadly we do not have in mass testing. Very, very nice and informative show. Thank you po, Teng of Makati. Ako, thank you very much. Oo, bibigla ko tuloy naalala. May mga bumati sa akin kanina dun sa
bakunahan eh. Oo. Ay, mga nanonood partner. Oo, gusto ko silang pasalamatan. Ang total po nila eh humigit kumulang sa dalawa yung nagsabi. Nanonood kami sa'yo. Thank you very much. Ito na. Last one from Anna Salazar. Sabi ni Miss Anna, good day po Sir Peter and Ma'am Rica. Dapat po matagal nang may libreng testing sa lahat ng Pilipino. Kasi baliwala, kung yung may mga symptoms lang ang itetest, eh paano yung ibang walang sintomas? Free sila. So nakakahawa pa din. Kaya dapat free sila, so nakakahawa pa din, kaya dapat mag-invest sila. Di sa face shield. Ano? Hindi sa face shield. Yung investment. Shield. Salamat po, loyal kapamilya. Thank you, Ma'am Anna Salazar. Ayan. So, ayan. Muli pong paalala natin. Ano? You know, there will be a senior vaccination day, no? Exclusively for seniors. Hindi ko alam kung kailan mangyayari yan. Pero konting pakiusap dun sa mga mag-o-organize. Sana po meron nagbabantay dun sa makapagkahaba-habang pila ng mga seniors. Hindi malaman kung ano-ano mga sinasabing kasing instructions. Yung 8 o'clock dito, yung 9 o'clock dito, dito yung adult, doon yung senior, nagkagulo na. Tapos yung step, 'di ba? Yung step 1, dito ang pila. Step 2, dito na. Step 3, vaccination na. Kailangan lang po ng constant communication dahil kinakabahan po yung mga tao. You can imagine na nai-stress sila dahil sa dami ng mga tao, you're looking for protection, eh baka ang makuha mo eh infection. Nevertheless, thank you sa lahat ng mga volunteers doon sa ating mga vaccination centers. Naku po, si Peter Musngi. Nakasama niyo rin po, Rica Lazo. At kami po, ang inyong kapamilya sa ABS-CBN. Noon, ngayon, at sana sa mahaba pang panahon, patuloy na makapaglingkod sa Pilipino. Saan man, sa mundo. Kapamilya, ingat, stay safe. And good night. See you tomorrow. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo, mga kapamilya. Manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Ito sa tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung namin, pero paunti-unti at na lang. At street smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin.